Lang na rin ang supply ng puting sibuyas sa Marikina Public Market. Ayon sa mga nagtitinda, halos walang dumarating na puting sibuyas mula sa kanilang mga supplier sa Nueva Ecija. Kaya naman, sumipa na rin ang presyo nito. Ang ilang mga nakuha pang supply, nasa 380 hanggang 400 pesos na ang kada kilo, depende sa size. Ayon sa supplier na si Jojo Villarosa, ilang buwan nang tapos ang anihan kaya wala na siyang maisupply sa mga tindahan na pinagdadalhan niya. Walang pumapasok na imported ngayon daw eh. Sabi nung, kasi talagang panahon na to, talagang puro imported talaga tayo didepende. Kasi yung buhay ng local na puti, hanggang dalawang buwan lang talaga yan. Simula ng harvest time. Kaya wala talaga. Pag ganitong buwan, wala. Mahal po kasi sir, wala po makuha sa pamilihan po. Kanya-kanya namang diskarte ang mga kainan na may mga lutong kailangan ng puting sibuyas. Dati, white onion ginagamit namin kaso mas mahal ang white onion ngayon tsaka mahirap makuha. Samantala, nagmahal ng 5 hanggang 10 piso ang kilo ng mga gulay sa Marikina Public Market. Kabilang dito ang talong, kamatis, kalamansi, luya, kalabasa, pipino, carrots at siling labuyo na nasa 420 pesos na ang kada kilo. Kinumpirma ng Bungabo Nueva Ecija Onion Farmers Association na kulang na ang supply ng puting sibuyas sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Hernan Andres, miyembro ng naturang asosasyon, na paubos na ang puting sibuyas dahil hindi ito pwedeng ma-stock ng matagal at hindi rin lahat ng mga magsasaka ay nagtatanim ng puting sibuyas. Bukod dito, problema rin ng mga magsasaka ang mataas na presyo ng fertilizer o abono. Kaya panawagan ng grupo sa gobyerno, bigyang suporta naman ang mga magsasaka gaya ng pagbibigay ng binhi para sa puting sibuyas at tulong para sa pambili ng fertilizer. Hiling din ng grupo na kung aangkat man sa ibang bansa ng puting sibuyas, dapat itong bantayang mabuti dahil may mga nakakapuslit na pulang sibuyas na ipinapailalim sa mga puting sibuyas. Yan yung sinasabi po ng ating mga magsasaka kami na parang sugal din kasi itong ating ginagawa na ito. Ganun po. Pagka kulang yung sibuyas, siyempre, mag-aagawa ng buyer. Edi tataas yung produkto na natin ng sibuyas. Pero sa totoo, kailangan natin ng tulong ng gobyerno dito po sa ating magsasaka. Lalo po ngayon.